nilalagnat. Tapos kinabukasan, nilalagnat ulit. Tapos medyo, ano na siya, parang hindi siya mapalagay. So ngayon is, kahit palidiin ko, ayaw na rin dumede. So, sabi ko, ano kayang problema ni baby Caleb? So ngayon, parang nag-aalala na ako. Sabi ko, hello guys! Welcome to my YouTube channel! So, I'm Mami Angel again. So, sa video naman ito guys is, may hawak ako. So, ang i-share ko naman sa inyo guys, yung experience ko kay baby Caleb. So, ano nga ba yung experience ko kay baby Caleb? Itong mga nakaraang araw na nandito na lang ako sa bahay. Ayan mga mamis, ayan, na-experience nyo din ba ito sa inyong mga baby? Kasi ako, bago lang ito sa aking experience kasi nga, yun nga, so ngayon lang ako na ma-stay dito sa bahay. Ayan, Lia, may commercial. Lia, tumahimik ka muna. Ayan, so mga mami, yung aso ko kasi nag-iingay. Ayan guys, so nangyari ito kay baby Caleb nitong last two days, okay? So yon, so nitong last two days, si baby Caleb is nagkalagnat. So nagkaroon siya ng lagnat, oo, nagkalagnat si baby Caleb. Tapos tinemperature ko naman siya, so hindi naman siya ganun kataas, parang sinat lang kasi 37.5 yung ano lagnat niya. Pero pinupunasan ko naman siya katulad sa mga sumunod na nakaraang kong vlog. So pinupunasan ko siya para kahit man lang papano is bumaba or mabawasan yung init ng katawan ni baby Caleb. And then ngayon is hindi ko siya never ko pa siya pinainom ng gamot kasi hindi pa naman siya kailangang painumin ng gamot. Okay, so ano nangyari noon guys is ayun nga, nilalagnat siya. So, ganoon lang ginagawa ko, punas lang. Tapos, pagdating ng mga ilang ano, nawawala naman yung lagnat niya, tapos hindi na siya nilalagnat. Tapos, kinabukasan, nilalagnat ulit. Tapos, medyo, ano na siya, parang hindi siya mapalagay. So, ngayon is, kahit palidiin ko, ayaw na rin dumede. So, sabi ko, ano kayang problema ni baby Caleb? So, ngayon, parang nag-aalala na ako. Sabi ko, parang, may kakaiba, may something sa kanya kasi kapag nilalabas ko, hindi rin siya masaya tapos hindi rin siya naglalakad, eh samantalang ang lakas niya kumain tapos gusto niya laging lakad ng lakad and then sabi ko parang may kakaiba, may something talaga kay baby Caleb. So ang ginawa ko ganito mga mami, so sabi ko parang medyo worry talaga ako. So ngayon, nung kinabukasan ulit, pagising ko, wala na siyang lagnat, pero ligalig pa rin siya, nagliligalig siya, pero parang sinat pa, kasi medyo mainit pa rin talaga siya. Yung ginawa ko is, pinatedi ko, ayaw niya dumede. Tapos pinunasan ko kasi hindi ko siya niliguan. Pinunasan ko lang siya. And then pagpunas ko sa kanya, pinadede ko ulit, ayaw pa rin niya. Ngayon, dinala ko siya sa kwarto namin sa taas. Ngayon, umiiyak siya, iyak siya na iyak. Hindi talaga siya mapalagay. So, ang ginawa ko, guys, mga mamis, is sabi ko doon sa, sabi ng anak ko, pinuntahan niya ako sa kwarto kasi umiiyak nga si baby Caleb. Sabi niya, ma, baka sumasakit niyan siya ni baby Caleb. Sabi ko, kumuha ka ng aceite de manzanilla. Although, alam ko yung aceite de manzanilla is hindi talaga to, iba sabi, hindi daw to ano sa baby. Ganoon, basta iba naman, pwede naman daw. So, ngayon, nag-try pa rin ako. May aceite de manzanilla talaga kami dito sa bahay kasi nga, gawa ni baby Caleb. Pero ito nga, konti na lang siya. Kunti na lang yung laman. Kasi nga, eto, isa ko ba yung ginagamit to? Parang ginagamit to ni Angel, something gano'n. Pero hindi ko, never ko itong ginagamit kay baby Caleb. Pero dati ginamit yata doon sa kabag niya. Pero napakatagal ng panahon noon. Pero konting-unti lang yun talaga, guys. And then ngayon mga mamis, ginawa ko, sige anak, kumuha ka ng aceite de manzanilla. Di kumuha siya ng aceite de manzanilla. Ginawa ko is minasage ko ng dahan-dahan yung kanyang tiyan. Minasage ko. Siguro mga nakaka 2 minutes pa lang ako ng pagmamasage sa tiyan niya. Is guys, nagpupo si baby Caleb. Nagpupo siya. So parang medyo na ano siya, tumigil ang iyak kasi nagpupo. Ngayon ang gagawin ko sana is binangon ko siya kasi huhugasan ko na siya kasi nga magpupo. Pagbangon ko sa kanya at isasampa ko sa balikat ko, dumighay siya ng napakalakas. Sabi niya, yung parang baboy. As in, nalakas talaga yung dighay niya. Parang alam mo yung ibsan yung hangin sa kanyang tiyan. And then, ang nangyari pa guys, pag dighay niyang ganon is sumuka. Lahat ng suka niya guys, sa akin talaga tumapon sa likod ko, sa harap ko. As in, purong-puno ako ng suka, pati yung higaan namin, purong-puno ng suka. Tapos yun,
pinawis siya, guminhawa, ayan, tapos ay hinugasan ko na siya. After kong mahugasan siya, ano, alam nyo guys, na parang alam yung ramdam mo na naibsan yung kanyang tiyan. And then ginawa ko is, nilagyan ko uli naman ito, guys, eto, yung aking colic, ano, Unilab colic, ano to, colic massage oil. So, nilagyan ko uli yung tiyan niya, tsaka yung kanyang paa, at tsaka yung kanyang mga legs. So, nilagyan ko uli nito bilang supporta pa rin doon sa aking, ano, acidity demands. Hindi ko na siya nilagyan ng acidity demands sa nila, yung colic na lang yun. Tapos, hindi ko na siya minassage, nilagyan ko lang siya. And then, guys, alam nyo ba, talagang na-absent, alam nyo, after ko siyang malagyan ulit ng diaper at nilagyan ko uli ng colic oil na yon ng Unilab product, is, naging masaya na ulit si Baby Caleb. And guess what? Nawala yung init ng katawan niya. And then, hindi na rin init yung kanyang ulo. Ayan, tapos yun na nga, mga mami. Ayun, naging maniksin na uli siya, tapos naglalaro na siya, samantalang before di siya naglalaro at hindi rin siya umingiti. Tapos kumain na ulit siya ng mga pagkain. So, I think ang nangyari kay Baby Caleb is hindi siya natunawan sa dami ng kinain niya. It's my fault kasi natuwa ako dahil ngayon lang ko talaga siya naalagaan ng food na niya pag-alaga. So, pinakain ko siya ng pinakain. Siguro hindi natunaw yung mga pinakain ko. And then, siguro din is kinabag siya gawa ng ano, kaiiyak dahil umiiyak siya. Kasi siguro nga masakit yung tiyan. So, nagsama-sama na. Pero pinaka main reason kung bakit nagkagano na nilagnat siya and then naliligalig siya is sumasakit yung tiyan niya kasi nga hindi siya natutunawan. So, yun mga mami. So, yun yung naging ano ko dun sa nangyari kay Baby Caleb. Kaya sabi ko, oh my gosh, ganun pala yun. Kaya ngayon, hindi ko na siya masyadong pinapakain. Yung pinapakain ko na siya talaga minamash ko lahat yung pinakain niya kasi hindi pa siya nakaka... Yung metabolism niya or yung digestive system niya, hindi pa masyadong nakakatulaw ng pagkain. So, na-excite lang ako ng pagpapakain kay Baby Caleb. Ayan mga mami. So, itong experience ko na ito, i-share ko lang sa inyo para may idea kayo if in case na mangyari ito sa inyo mga anak. So, yung acidity naman sa nila naman guys na ginamit ko, isa kamay ko lang siya nilagay, not directly doon sa tiyan ni Baby Caleb. Kasi sabi kasi ng iba, doon sa mga nababasa ko, is yung acidity naman sa nila, is hindi pwedeng i-direct doon sa baby kasi nga may something sa kanya or hindi ko alam. Pero, nakatulong talaga sa akin yung acidity naman sa nila, ito acidity naman sa nila, and then yung colic massage sureness ng Unilab product. Ayan mga mami, so sana po itong video ko, itong vlog na ito, is magamitin nyo sa future ninyo, even case nangyari sa mga babies ninyo, yung nangyari kay Baby Caleb. Ayan. So sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, please click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod kong video. Ayan guys, so thank you so much nga po pala sa patuloy po na nanonood at sumusuporta po sa aking YouTube channel. Yung aking po mga vlog or mga video is running and running and running. So, parami na parami po na subscribe, ay, ng views. So, maraming salamat po. At maraming salamat din po sa lahat ng nagme-message, nagko-comment po, na nagpapasalamat na super effective po talaga yung mga ginagawa ko mga vlog na nagagamit nila sa mga baby nila at nakakatulong. So, sobrang saya ko po talaga dahil nakakatulong po ako sa inyong lahat, sa mga mami na nagkakaroon po ng problem or struggle sa kanilang mga baby. So, thank you so much po sa patuloy po na pagtaas ng views ko, ng aking mga video views ko. And then yun po. So, thank you so much. So, once again po, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, please click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod kong video. So, once again po, I'm Angel, ang inyong super mom na lagi nagsasabi na do our best and God will do the rest. Thank you for watching! Bye!